Ako si Elmer Madolid, pero kilala ako sa MCC bilang Kuya Beans. Ako ay proud na 50 years old. I am gay. Emilio Abado Jr., ang nickname ko ay June. Then I'm 52 years old, gay, same gay. Actually ako may dalawang kapangkin, isa nag-work na, yung isa nag-aral pa. Then yun, dalawa lang. Pareha silang anak ng sa pangalan na kapatid. Yung isa 10 years old na napunta sa akin, yung isa since yung pinanganak pa. Hi, my name is Joshua Rex Cheng. I'm 31 years old. I identify as a gay cis man and I use he, him, his pronouns. Si Jesus para sa akin ay aking Diyos at tagapagligtas. Si Jesus, syempre, kumbaga siya yung lumikha sa atin. Yan, karapat dapat lang na sumapalataya kay Jesus. Importante sa akin yun kasi para kung ano mang ang mabuting gawin, dapat sumunod sa kanya sa lahat ng mga gawain. At maging responsible ka sa lahat ng bagay. Jesus for me is the Son of God as taught to me in my Christian background. He is also my defender and my protector. I know that He knows me and He loves and accepts me as I am. He doesn't judge me for what choices I've made or who I love. Oo naman, kasi kung wala ako nito, para akong isang patay na puno na walang sustansya, walang nutrients. So para sa akin, ang aking pananampalataya ang nagbibigay sa akin ng sigla, nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa aking buhay. It is to continue on this journey of Christian spirituality despite all the odds and the challenges that when people say, what's the point of religion if it's just gonna spit you in the face? It's knowing that there is a deeper answer, which is that God loves me. Despite what the mainstream churches say to me, it's continuing to pursue spirituality, knowing that God accepts me, and still being true to who I am as an LGBT person. Kay hetero ka, kay bakla ka, kay transgender ka, basta buti kang tao, wala kang inaapakan, pwede. Wala naman ako nabasa o nakita sa Bible na masama ang LGBT. Ang sabi lang ng Diyos, magmahal ka, maging mabuting tao ka sa kapwa mo, ibigin mo ang Diyos nang higit sa lahat, ang iyong sarili at ang iyong kapwa. And that's it. Kailangan sa buhay ko. Kagaya minsan sa pagtulong sa kapwa. Gawin, kumbaga, hindi lang sa salita, kundi gawin sa pagkatao. So can an LGBT also be an active and professing Christian? I think yes. Some people may say no because that's a contradiction. But I believe being a Christian entails being an activist, identifying as part of a marginalized sector that allows me to experience more what the early Christians experienced. They weren't part of the mainstream movement at the time. So being an LGBT person allows me to relate to them more. I think it comes with knowing that God loves and accepts me as I am, but also knowing that I can still serve and be a better person while still accepting the parts of me that as long as I am loving, it's coming to terms with the idea that there is no contradiction between being a gay person and being a Christian, because it's realizing that it's not against the Bible in the first place. As long as I strive to be a kind and loving human being who cares for his neighbor, then I think there is no contradiction. I have come to terms with the idea that the Bible has been mistranslated to say that homosexuality is a sin, when in fact, it's not. Siguro nung high school ako, nung na-hospital ako kasi naging serious ako, ang sabi ng doctor ay hindi na ako aabutin ng bukas. Sinabi na kinausap ng doctor yung mother ko nasa hospital. Sabi niya, pagka po ang anak niyo hindi umabot ng bukas, wala na kayong magagawa. Pero narinig ko yun, although ang conscious ako, pero narinig ko yung sinabi ng doctor. Pero habang narinig ko yun, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng isang chance. Kasi nung bata ako, pasaway ako eh.
As in, literally pasaway. Lumalaban ako sa parents ko, pasusuwain akong tao, kung anong gusto ko dapat ibigay ng parents ko. Tinapik ako ng Diyos. Sabi ko, Lord, give me another chance. Magbabago ako. And hanggang ngayon, eto. Yun ang magiging malaking milagro ng Diyos para sa akin. Nung bata pa kasi ako talagang sa mother ko nga, nagtitinda kami sa kanilida, sa mga dyaryo, then pag-Sunday, sinasama ko ng mother ko sa Santa Cruz. Naranood ko yung sincerang ang parents ko, ang mother ko sa pagdarasal. Kumbaga, doon ako natuto na ano, ibang bukod sa pagdarasal, eh, isinasabuhay pa yung mga kapatid. Kasi marami kami kapatid. So, kainaano niya kahit na mahirap ang buhay, sa sacrifice siya. It's hard to say coming from a background where we've had a system of encountering Jesus. So at this point, I feel like I've become jaded to those so-called Jesus moments. But knowing what I know now, Jesus moments are when I meet people who tell me that there is nothing wrong with who I am, that I don't need to change because I am enough. Ang panalangin ay isang ugnayan ko at sa Diyos. Araw-araw, pag-gising ko, sinasabi ko sa Kanya na, Lord, lahat ng gagawin ko ngayong araw na ito, ito ay hinahandog ko sa inyo bilang aking panalangin. So, necessary naman na pumunta ako sa simbahan or mayroon akong ritual na dinadasal. So, the mere fact na inalay ko na sa Kanya yung aking buong araw, that's, para sa akin, panalangin na yon. Kumbaga, inilalaw mo yung sarili ko sa Diyos na kung anong mangyari. Siyempre, kumbaga yung sarili mo, iaalay mo sa Kanya kung anong mangyari sa buhay mo. Para sa akin, importante ito dahil kailangan natin ng komunidad. Kailangan natin ng bawat isa. Hindi ako pwedeng mabuhay ng sa sarili ko lamang. Kailangan meron akong mga kasama. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Sinusuportahan ko ang Soji Bill. Nararapat lang ito lalong-lalo sa ating LGBT kasi minorin tayo eh. Hindi tayo masyadong nabibigyan ng karapatan tulad ng pagbibigyan nila ng karapatan sa hetero, which is dapat patay na karapatan natin sa kanila. Kung ano nakukuha nila dapat, nakukuha natin. Kailangan natin ito kasi marami sa ating mga kapatid ang inaapi. Marami sa kapatid natin ang nasusurpress ng kanilang pag-express ng kanilang sexualidad dahil nga natatakot sila na mag-come out dahil nga sa mapanghusgang lipunang ginagalawan. We need to continue to fight for our rights. That we shouldn't have any difference between LGBT people and heterosexual people. Because the more that we fight for our rights, the more that we will achieve that ideal world where everyone has enough, war cease, and all creation lives in harmony. Oo, sinusuportahan ko. Kasi tulad ng nangyari sa akin, sa partner ko, nahirapan akong magkaroon ng karapatan pagdating sa desisyon lalo na nung nawala siya. Ang sakit kasi nung time na naghihirap kami ng partner ko, kaming dalawa lang, wala yung family, wala yung mga kapatid niya. Pero noong time na irelease siya sa morgue, nung nagpakilala ako na ako yung partner niya, sabi sa akin nung nasa morgue, wala akong karapatan kundi ang kapatid or ang immediate family. So para sa akin, napakasakit yun. Na antagal naming magkasama dahil nga sa hindi legal, hindi binibigyan ng pantay na karapatan yung pagkasama ng LGBT. Napakahirap. Kaya narapat ang batas na ito para sa ating mga LGBT couple. Sa sinasabi ng ibang Christian, sinasabi nila yung kanya para papangitin ang imahe ng LGBT. Maaring may mga LGBT na napriwara, pero hindi natin sila pwedeng husgahan kasi hindi natin alam ang kanilang pinagdaanan kung bakit nangyari sa kanila yun. Diba? Pero marami namang LGBT na maayos ang buhay.
kumbaga, compare doon sa nagsasabing hindi maging maayos ang buhay mo dahil LGBT ka. Ako bilang LGBT, masasabi ko naman, maayos. Maayos in a sense na wala akong nagrabyadong tao. Hindi ako nalalamang sa kapwa ko. May time naman na nakakatulong ako sa nangangailangan, nakakatulong ako sa kapwa ko. Sa lipunan, mayroon naman akong contribution. So, paano naman sabing pariwara ang LGBT? Nasa tao po yun. Walang kinalaman ang LGBT, ang sexualidad sa mangyayari sa mga buhay natin. Itigil natin ang pagbibigay ng brand na porket LGBT ka eh, mapariwara ang buhay mo. Maraming LGBT na maganda ang buhay. Oo naman, kasi ang LGBT yan, kumbaga nasa tao naman yan. Sa pagkatamoy kung ikaw nagdadalay kung mapapunta ka sa mabuti at sa tao masama. Saka syempre, kumbaga alam mo dapat yung gawin kung mabuting ginagawa mo. Sa buhay, talagang masaya ako kahit na mahirap ako. Mahirap yung kagaya ng trabaho ko noon, kahit mahirap noon. Pero ngayon, okay na ako ngayon. Kumbaga, pinapasadyos ko na lang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ko. Can LGBT people live joyful and meaningful lives? I think this is a question that I'm still trying to figure out the answer to. Because right now, I feel like we can only live meaningful and joyful lives in certain safe spaces and communities. So right now in the Philippines, we're just being tolerated. And I don't think that's enough because there are still a lot of people, a lot of LGBT people who suffer because of how society has told them that, yeah, you're okay, but as long as we're not related, just don't talk about it. We've still got some ways to go here in our local community, but it's about finding that space. And if you can create that space within yourself, definitely, it has been about struggling with the idea that I'm okay and that God loves me for who I am. Because for so long, I felt that there was something wrong with me. I couldn't love myself. I had to correct myself every time I felt I was being too feminine, or when I had even the slightest lustful thoughts, I would be so full of guilt. And when I stopped feeling guilt, I'd be even more guilty because it's like I've become numb to sin. The struggle has always been to come to terms or to accept myself, that I don't need to change to be accepted, to be loved, to enter the kingdom of God. Naku, mga kapatid, huwag kayong matakot. Sa panahon ngayon, dapat maroon kayong lakas ang loob na mag-come out. Hindi katulad ko noon, Diyos ko Lord. Ang hirap na maglantad ng solidad. Kasi noong time ko, parang ang tagal kong itinago yung aking, kahit gusto ko na talagang mag-come out. Kasi nga, nahihirapan ako. Pero dahil sa ginagalawan nating lipunan ng panghusga, nahihirapan ako. Pero sa ngayon, marami na kikakampi. Huwag kayong matakot. Huwag niyong hayaan yung takot ninyo na manaig sa inyong paglabas. Marami na makikipaglaban para sa inyo. Be strong. And kung ano yung alam mong tama, sige lang. Ipakita mo kung sino ka. Basta nasa tama ka, wala kang inaapi, wala kang inagrabe yung tao, and wala kang dapat ipangamba. Ang masasabi ko, huwag silang matakot. At saka huwag silang mag-alala kung anuman pagkatao nila. Gumawa lang siya ng mabuti na ipakita niya sa magulang niya na kahit ganun siya, kahit gay siya, ipakita niya na mabuti siyang tao. Ganun. My message for LGBT people like myself and the youth is that there is nothing wrong with you. You don't have to change who you are. You don't have to change who you are to be loved, to be accepted, because you are enough. You are a wonderful creation of God.
and He created you just the way you are. So don't change. Intindihin na lang nila, hindi naman natin masisisi kung anong pagkatao nila. You are in a very special and precarious position to show your child, your sibling, that they are loved. And what you say is very important. It can make them strong or it could break them down. No matter what your church says, always love your child. Always love your brother, your sister, because they need you the most. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nandyan po kayo. Mahirap po sa amin ang lumaban kung kami-kami lang. Pero dahil po nandyan kayo, kami nagkakaroon ng lakas na ipagpatuloy ang aming laban dahil sa mga taong katulad ninyo na hindi man pupronta, pero nandyan sa aming likuran, tumutulak sa amin para ipagpatuloy ang aming laban. Maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawa sa pagsuporta sa amin. Since year 2000 po ako. So, mahina ako sa mate, kaya 21. So, I've been with MCC for 4 years. Magpo 5 years na. Dito, naging matured ang aking pananampalataya. Dito, tanggap ako bilang ako. Tanggap yung kahinaan ko. Dito ko rin naramdaman na belong ako. Pangalawang pamilya ko ang MCC. Dahil sa MCC, masabi ko nga kanina, mas tumatan yung pananampalataya ko sa kanya. Marami akong na-meet na magandang tao sa MCC. Dito na na-test yung patience ko, na-test yung pagiging generous ko. Open table, talagang masaya ako noon kasi parang doon ko natagpuan ako ng pagkatao ko, nakikita ko sa mga member ng MCC sa worship na yun, na like yung sa homily, sa pakikisama, yun, marami akong natutunan. Patuloy akong ate ng MCC dahil dito ako masaya at saka kung anong may tutulong ko, tutulong ako kung hanggat makakaya ko na may tulong. I actually already knew about Open Table MCC years before. I saw it in media, and it was always at the back of my mind that it's a LGBT church that does same-sex marriage, which was very, very unconventional and at the time very scandalous. But what led me to actually go to MCC was when I was in danger of being outed to my church community, to my supposed sanctuary, and I felt the need to seek affirmation about my sexuality and at the same time my faith. So what made me stay is definitely being part of a movement, of course, to spread the radical love of God regardless of your soji, and also the people, because we're family. I stay here in Open Table MCC because I believe that I can make a difference here in this community, continuing to volunteer my skills, my time, and my services. I believe we can make a change here in this small community. No matter how small, those ripples will always create bigger waves. And I'm happy to be part of this movement. I am human, and I'm MCC. Ako ay isang magulang, ako ay MCC. I am worthy, I am enough, I am MCC.